Sinira ng malalakas na alon ng ilang kubo sa tabing dagat sa Barangay Santa Rita Playa sa Batangas City. Nakatutok si Denise Abante. Malalakas na hampas ng alon ang sumalubong sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog pasado alauna ng hapon kanina sa Barangay Santa Rita Playa, Batangas City. Ang ilang cottage na wasak din, kabilang na ang mga floating pontoon. Ang mga floating ponton na ito inilagay daw ng isang kumpanya para sa daungan ng mga bangka ng mga mangingisda dito sa Barangay Santa Rita Playa. Pero dahil sa lakas ng hangin at ulang dala ng habagat na mas pinalalakas pa ni Bagyong Karina, inanod na sila dito sa baybayin. Wala naman pong nakapag-alis agad ng floating ponton na yon dahil biglaan naman po yung paglakas ng hangin. Kaya parang siya po ang naging pagkasira ng dahil parang pumapalo doon sa mga kubo. Ang isa sa may-ari ng tatlo sa mga cottage sa lugar na si John Andrew, hindi raw alam kung paano muli makakapagsimula matapos mawala ang isa raw sa pinagkukunan nila ng hanap buhay. Hiling niya ang tulong mula sa gobyerno. Panggastos, matulungan kami. Magindaan din kayo, isa sa daan para maiparating ito sa kinakukulan. Actually, hindi lang sa aming pamilya, pati sa mga naghahanap buhay dito. Sa ating pong gobyerno, sana po matulungan nyo kami dito sa aming barangay na agad makarecover kami sa aming sitwasyon ngayon o pinagdadaanan po ngayon. Bukod sa mga negosyante, malaking epekto rin para sa ilang mga mangingisda gaya ni Ian na hindi makapalaot dahil sa sama ng panahon na nararanasan. Ayusin na lang yung babaan ho dito nila at itong floating nito at sira akong babaan at saka taasan. Hindi ho, ang bangka ho, pag lumakas ulit ang alon, paano may tataas yan? Hindi ho may tataas. Kaninang hapon, nagsagawa na rin ng pamamahagi ng mga food pack ang LGU sa ilang mangingisda at residente sa Barangay Wawa at Barangay Santa Clara na lubhang apektado ng nararanasang hagupit ng habagat. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.